at Danny Mario. Sila ang tagapag-bulgar ng Bulgar TV. Boses ng Pinoy, mata ng bayan. Mga talakay, bato-bato sa langit, ang tamaan huwag magalit. May mga opisyal kung ganyan. Kapag may kalamidad, merong krisis, yan yung kanilang kinetsyempohan. Yan yung kanilang timing. Timing to, popogi ako. Popogi ang pangalan ko. Para sa kalaman ng ating mga kababayan, biktima ng bagyo dyan sa Ilocos Norte, dyan sa Cagayan, sa Apari, mga tinamaan ng malupit na pinsala. Ito nga, bagyong Egay, yan po yung tinatimingan nila, yung may krisis, sabi nila, kailan kaya darating ang bagyo para pogi ulit ako sa aking mga constituent. wag po, baka mamaya biglang kumidla, tamaan kayo riyan. wag niyo pag-iintirisan yung pondo, ha, para po yan sa mga biktima, pang ayuda po yan para sa biktima ng bagyong Egay at sa mga kalamidad pang darating. Ha. Naka-deploy na rin daw po ang search and rescue and retrieval personnel mula sa Armed Forces of the Philippines. Always naman yan. SOP yan, standard procedure na yan. Basta may kalamidad, ready ang Armed Forces of the Philippines. Ang Bureau of Fire Protection at yung Coast Guard dahil may mga umapaw na mga tubig. Umapaw ang tubig sa kailugan. Siyempre, magsasalubong ang tubig sa dagat, tubig sa ilog. Apaw yan. Nature yan. Idudulot niyang baha. Kaya always na naka-ready, alerto, ang Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, at itong Coast Guard. Wala naman natutulog sa mga yan. Wala natutulog, meron lang naghihilik. ang sinasabi naman dito ng mga ating mga netizen, yung ating mga viewers, yung ating mga nanonood sa atin, kung ready na, kung handa na yung mga ayuda, kailangan ipamigay na, mabilis. Huwag yung sinasabi nga dito, huwag patulog-tulog yung ating gobyerno sa panahon ng merong kalamidad o bagyong katulad dito si Egay. Kung naka-ready na, kasado na nga, yung mga ayuda, baka mamaya mapanis yun. Baka po yan luto na, siyempre may moist yan, magkakaroon ng moisture yan. Siyempre, pagka may moist yan, mamamanis yan. Pag nalamig yan, mamamanis. Kailangan, i-distribute agad, i-deliver agad kung kasado na, ready na, yung mga pagkaing ayuda. Siyempre, yun nga sinasabi natin, kinakalampag natin ng gobyerno, lalo ang local government units dito, maging mabilis ang aksyon sa paghatid ng mga ayuda sa mga biktima ng bagyo, particular dyan sa mga nabanggit na idiniklare ng state of calamity dyan sa calamity dyan sa Ilocos Norte, no? Yung mga binanggit natin lugar dyan, Ilocos Norte at saka sa Ilocos Sur. Ganun din po dyan sa mga lugar dyan sa Cagayan, dyan sa Apari. Maging matulin, mabilis. Mabilis kung kayo ya mabilis na mga kampanya, mabilis din kayo mag-distribute ng ayuda. hindi na po kasi bago talaga ito. Yun, sinasabi rito sa bulan. Masasabing hindi na bago. Talagang hindi na po bago. At alam na natin yan na ganito, pagdating po ng bear month, sa papasok ang buwan ng July, August, o September hanggang October, yan po yung mga buwan ng mga pagsagatsit ng mga pagpasok ng bagyo sa bansang Pilipinas. Dahil nga tayo tropical country. Ang Pilipinas, tropical country, merong tinatawag na drought season. Merong tag-init, may summer season tayo at meron ding rainy season. Kapag pumasok nito, yung mga buwan ng June, July, August, September, October, ay sana po natin. Kailangan talaga, hindi na marami pang mga talumpati, marami mga sa panahon ng kalamidad, ako si mayor, ako si governor, ako ang bahala sa inyo, pero hindi makita, natutulog. Ngayon, medyo progresibo. Ngayon, medyo aktibo ang mga barangay official, lalo na yung mga incumbent na mga kupitan, mga kakawat, mga ano yan, mga aktibo ngayon yan kasi papugi points yan. Timing na timing yan. Lamang na naman yung mga incumbent barangay official. Sino-sino ba yung barangay official na incumbent? Yung kupitan, yung kakawat, yung SK kakawat.
Ay, yung mga tropa ng kakawat sa bawat barangay, hindi naman lahat. May matino na mga barangay official na sariling pera nila talagang inilalaan nila dahil mahal nila yung kanilang constituent. Pero merong mga buhong, may mga buhaya, yung mga malatrapo ng barangay official na imbis na magamit yung kanilang calamity fund. Ang barangay po, may calamity fund po yan. May ilang porsyento yan na kukunin doon sa kanilang internal revenue allotment. Yung IRA na tinatawag, meron po dyan para doon sa calamity fund. Eh kaso, pagka ganyan po, aasahan ng mga barangay official, ang katwiran nila, hindi naman kakasya yung calamity fund namin dito sa aming barangay, aasahan nila yung national government. Eh kung mabagal ang dating ng national government, giniginaw na, kinikilikig na, nilalagnat na, tinatrangkaso na, minamalaria na yung mga tao sa evacuation center. Eh paracetamol lang, hirap na hirap pa. Pablo Hernandez at Danny Mario. Sila ang tagapagbulgar ng Bulgar TV. Boses ng Pinoy, mata ng bayan. Tumatalakay.